Sa mga sandaling ito, mga kapuso, makapiling naman natin sa pamamagitan ng telepono ang misis ng napatay ng TNVS driver na si Gerardo Makidato. Mrs. Makidato, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Magandang hapon po, sir. Ma'am, isang major development ang nangyari. Napatay po ng mga pulis sa isa umanong engkuwentro ang suspect, yung pong pumatay sa inyong mister. Ano po masasabi ninyo? Natutuwa po kami, sir, na sa wakas natapos na rin yung hinihintay namin, nakamit na rin namin yung hinihintay namin para sa mga asawa namin na biktima ni Delineo. At the same time, nakakalungkot dahil nakapaslang pa po siya ng isa pa. Kung naalala ninyo, Mrs. Makidato, noong araw na pumuga o tumakas ang suspect, ay nakapanayam namin kayo dito rin po sa parehong programa sa QRT. Noon ho ba, mula noong panahon na yon hanggang sa mabalitaan ninyong mapatay siya kahapon, ina-update po ba kayo ng pulis o ng BJMP ukol sa kanilang pag-track dito po sa suspect? BJMP Pasay po, wala po silang update sa amin, sir. Even up to now, kahapon nangyari na nawala napaslang na si Delineo, wala pong nag-inform sa akin ng taga BJMP Pasay. Even sa Pasay City Jail, wala pong kumontak sa amin since meron naman silang contact number namin dahil kinuha nila nung pumunta kami diyan dahil i-update daw nila kami pag may mga progress sa paghahanap nila kay Delineo. Kamusta po kayo ngayon na Mrs. Makidato? Sa totoo lang, sir, mixed emotions talaga. Masaya. Dahil ito na yung hinihintay namin eh. Wala nang takot sa pamilya, sa bawat isa sa amin, lalo na nung nakatakas siya. I can finally now say to my husband, rest in peace, hon. Sa wakas, nakuha na natin yung hustisya. Kaya lang, alam ko hindi ko siya masaya dahil nga may nauulila na naman. Mga kapuso, ang misis, ang may bahay po ng napatay na TNVS driver na si Gerardo Makidato. Mrs. Makidato, maraming salamat po. Magandang hapon. Maraming salamat po, sir.